106.7 Energy FM Pangga. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Hello sa mga nakaantabay sa Mandako ng Kapuluan. Maligayang pakikinig mo sa lahat ng mga yan. Hello! Sa lahat ng mga yan na cute. Oo, cute. Hello, cute! Maligayang... Cute! Pakikinig. Ano yan? Wala. Nilalagyan ko lang ng buhay yung sinasabi mo. Cute eh. Ayun, o nga pala ito. Ano yan? Kaya chika, mag-umisa na ako ng ano, mabati sa atin bago ato mo. Ay, sige. Pero tawag sa amin, 721-2429. Maligayang bati, naka-loudspeaker na sila Clara, si Cams, si Irene at Kesa, naka-antabay. Hello po, maligayang bati. Ayan, hi Clara. At maligayang pakikinig. Ito kay Zap po. Zap? Ay, ito naman si Zap. Bakit? Ay, freak out. And maligayang pakikinig daw, dapat dahan-dahan natin ba sa... Okay, sige. Aratan family. Yeah. Kay Kuya Philip. Mm-hmm. Gander at Kuya Gian. Uh-huh. And most especially. Yan, most especially. Kay Dearest. Yan. Hyacinth Aratan. Hyacinth Aratan. Na wala pang ligo simula kagabi, hayop. Ay, hindi, kasi marami ang tinataman talaga ngayong maligo. Dahil nga naman, nag-uulan, malamig, hindi ba? So, yung tubig sa tubo, no, malamig din. So, malamig ang lupa, malamig lahat. No? So, wala kayong hot shower? Sa amin? Mm-hmm. Hindi, sa amin, ano... Kami wala hindi, din. Ang alam mo, ano hindi, meron sa amin? Hot spring, bang, sarili namin. Ay, talaga? Sosyal, may bukal sa iyo. May bukal. Pero pag nakatira ka sa bandang pansol at maswerte ka na dinadaluyan ng bahay mo yung daanan ng bukal, maswerte ka magkakaroon ka ng hot spring ng walang bayad. Siyempre, gagawa mo ng tubo yan. Yes, kailangan. Pero swerte ka pag dumadaan sa lupain mo. Pero hindi, di ba? Actually, yung iba naman dun, heater na lang naman talaga eh. Actually, hindi na lahat. Oo, kasi one time eh, no? Naligo ako eh. Yung in-expect ko malamig. Hindi ko naman kasi alam na may mga ganun pala na talagang ang init, no? Pagpatak ng tubig doon sa likod ko, naman, ah! Ah! Hindi siya refreshing. Well, minsan punta tayo sa ano, Bato Spring Resorts. Bato talaga? Bato Spring Resorts. Oh, have you been there, Chico? Not yet. I'm sorry, but... But I would like to be there. Alam mo kung ano ang Bato Spring Resorts? Bato Spring Resorts. Ano yan, Brad? Pag ano? Nakaligo, kasi nakaligo na ako dyan eh. Okay. Hindi, alam mo yung... Bawa, kumuha ka ng tubig sa refrigerator. Okay. Yung sobrang lamig. Yung sobrang lamig. Mm. Ganun kalamig ang tubig dyan. Saan ba to? Sa Laguna. Ah. San Pablo. Ah. Sobrang lamig. Bakit Bato Spring? Ah, hindi kasi ito, yung natural water nang galing. Yes, nanggagaling. Ganun. Sobrang malalamig lamig. Naman talaga yun, mga ilog. Sabi nila therapeutic daw eh. Therapeutic. Pero Brad, mamamanid lahat ng pwedeng lahat ng mga external. Kumbaga parang kukuluntoy ganun. Ay, lahat ng external assets mo, Brad. Makakalimutan mo nandun kasi frozen siya. Talaga? Sobra. Meron, nung nagpunta naman kami sa Leyte, no? Tatay ko taga Leyte, no? Meron dong, ano siya, falls daw. Mm. So, falls. Pero may isang mayamang nakabili nung lupa. Pero ang galing, no? Nabili niya yung lupa dun sa may falls, no? At nilagyan niya ng, parang ginawa niyang resort. Ginawa niyang... Yung nanggagaling sa falls, no? Yung ano lang talaga, running water lang talaga. Nilagyan niya ng pool doon. So, nakakatch na, naiipon niya yung tubig. Okay. Pero running yung tubig. Tapos, yung tubig, no, pag doon sa isang pool na puno na yon, dadaloy din yon doon sa may pool pa doon sa baba. Kasi papabundok siya eh. Ganun. So, running yung tubig. Ang napakalamig. Yung naalala ko kasi yung sinasabi mo na sobrang lamig talaga. Sobra, kasi sobra. Galing talaga siya sa ano eh. Pero saan nagagaling yung tubig na yun, no? Galing sa bundok? Yes. Yung sa falls na... Yeah, kaya malinis yun kasi filtered yun ng ano eh. Oo nga. Pero, di ba? Ang galing, no? Continuous lang siya. Oo naman. Rainforest, di ba? Hindi naubusan tubig. Buti pa dun, hindi nauubusan. Di ba? So, banta lang. Ang pagmamahal. Bakit pa yun? Alin ba? Kamusta rin? Puro kakaanuhan eh. Okay, teka lang ha. I-follow nyo nga po ako sa twitter.com/KuyaChico1067. KUYACHICO 1067. 1067 yun, ha? Ha?
Ayan, ha. At saka, total, ano, no, halimbawa, mga ganito pagkakataon na medyo hagard-hagarda ng buhay, no? Nagtatakbo ka, no, nag-iiwas ka sa ulan, ganyan. So, tapos may, ang dami mong tinrabaho, no, hagard ka na. Bakit ito matawa? Yung pagka-describe mo na hagard, parang nalilima, hide na brad eh. Ganun yung hagard ka na. Perfect time, no? Lagi, no? Mag-i-spray ka ng top oil. To take care of your skin. Yan, no? Diba? Topical oxygen spray sa pagmumukha nating lahat. Available yan sa mga select na 7-Eleven stores. Oo nga, maganda yan. Pag nag-spray ka talaga niyan, no? Pag nag-spray ka talaga niyan, pag after mo talaga mag-spray, refreshing! Mapapaganong ka talaga. Promise talaga, walang halong biro. Pag hindi ka na pa-refreshing, ewan ko na lang sa'yo, may something sa'yo. Asan pigain ka namin? Pag hindi ka na-refreshing, pupuntahan ka namin dyan sa inyo, no? Para kami magsasabi ng refreshing. Gusto mo kami bigla sa ligas. Bigla na lang yun, may nasa bintana ka. Nag-refreshing doon. Ay, kuya, refreshing. Magkita lang tayo, baka maputol. From Japan. Sosyal. Hello po. Hello. Arigato gozaimasu. Hello. Hello po. Hi ate, magandang gabi. Good evening po. Ay, anong pangalan po ni ate? Charlene. Ano po? Charlene. Si ate Charlene. Ilan taon na si ate Charlene? 22, bye. 22. Ayaw, kaibigan ko umaalis. Alam nga, parating, bye. Nagulat ako. Ay, pa-party na kasi siya. Pa-party na, no? 22 si Charlene. Oo, nagbababay na siya. Saan siya ka sa Japan? Huwag kang maingay nga. Okinawa. Okinawa po. Okinawa, Japan. Japan. Hoy, di ba dyan sinutang ano? Dyan yung ano, yung setting nung kita-kita. Talaga? Sa Japan. Oh. I really wanna go to Japan. Ayoko nang kasi ano yung details kasi marami pang hindi nakapanood. Pero anyway, ayun nga. Matagal ka na sa Japan, ano? Eh. 7 years po. 7. Matagal na. Turuan mo nga kami ng ano, ng basic na salita diyan. Ano po yung hello? Paano sabihin sa hello lang kala mushi naman. Sa Nihongo ba? Sorry naman. Nihongo ba? Paano sa Nihongo ang ayaw ko nito, palitan mo to? Basic lang. Ha? Grabe. Basic ba yan? Hindi, sige. Paano sa Nihongo ang aalis na ako? Sayonara. Ah, talaga nga? Oy, marunong ka pala, Papa Jackson. May mga alam akong konti. Halimbawa, ano? Mo, ako, Dorobo. Oy, hindi yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sabihin mo! Hindi! Magnanakaw yung Dorobo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kala mo, hindi mo alam yan na. Eto, Okanimuchi. Ha? Maraming pera. Okani? Oo, maraming pera. Okanimuchi. Ah, talaga? Okani nai, walang pera. Okani? Papadya, Okanimuchi. Otosan. Tatay. Talagang tatay lagi otosan eh, no? Otosan. Okasan. Ah, otousan. Oh, parang may oh, may nagtitext dyan ng sumasabi. Ano ba yun? Otosan tatay. Okasan nanay. Sensei. Ha? Teacher. Yata, ako. Oo, teacher. Sensei. Pero alam ko lotion yan dito sa atin. Hindi pa meron sensei. Oo nga, parang nakikita ko nga yan. Sensei, no? Oo nga. Milk lotion. Parang senpai. Ano yung senpai? Huh? Senpai. Mauuwi sana to, Jorn. Tama na nga ba? Senpai, di ba? Notice me, senpai. Ano ba yung mga pagganyan na bibuisit ako sa Facebook? Notice me, senpai. Ano ba to? Ano ba yung senpai? Parang maawa ka. Maawa. Parang please. Si Charlene. Opa. Sige. Sige, total, nasa Japan ka. Anong napatawag si ate Charlene? Ano pa yun? Broken hearted. Yun. Yan ang sinasabi, no? Game lang kasama, ate, ha? Kwentuhan mo kami, ate Charlene, ha? Sige, go. Sige po. So, may na-meet ako na guy last year, around
Japanese September? Ito o Pinoy? Pilipino, pero nasa US military. Ah, okay. Haba ng amalat niya, Brad. Oo, no. Pag napot ako ang katagir, ehoko ko lang. Iba dyan, no? Oh, yeah. Yung rocket launcher niya, di ba? Ibang klase. Pag natsuban ka niyan. Tsubob! Makagagal. Ano ba? Grabe, no? Totoo naman eh. Ah, sige. At tapos ate, nasa US ano military. Na-meet mo nung September, tama? Oo, September. Itong Papa Jackson ito. Ano yung ano ba? Ano ba mangyari sa'yo? Chub! Ganon. Abong! Ganon. Bakit naman tinatawanan yung... Tinatawanan mo yung sound effects. Imagine ko si Baggy nakatawan na gano'n. Yun ang alam yung... Yun ang alam yung kaya yung i-sound effects. Eh. Sorry, Chai. Dintali mo na. September na kilala tapos. Niya si... tapos. Nag-meet kami, ay, na-meet ko siya sa ano, kasi yung work ko dito, waitress, sa ano, isang sports bar. Okay. Tapos, parang, ako yung nagsiserve sa kanya. Tapos, ano, siya yung ano, yung, hiningi niya yung number ko pagkatapos. Tapos, nag-text-text na kami. Mm. Yan. Tapos, binigay mo kasi nakikita ka rin sa kanya. Oo naman. Yun yun. Kasi hindi mo. Oo naman. Hindi mo nabibigay niya kung hindi mo na gusto. Correct. Kung hindi mo na tripan din. O tapos? Kasi mabait din naman talaga siya din. Mm-hmm. Tapos, nag-usap-usap kami. Tapos, lumalabas kami. Tapos nag-de-date. Mm. Kayong dalawa lang? Hindi. Kasama yung kaibigan ko din. But never naging kayong dalawa lumabas lang? Kayong dalawa lang? Yung ano lang, once lang. Okay. Ano yun? Yung date nyo, romantic date? Oo, kasi pag nandyan ako, effort talaga siya sa kaibigan ko kasi nagbibigay ng rose, mga ganon, mga roses. Kasi one time, nagpunta ako ng ano, ng bar, tapos tignan kasi ako, nahulog ako sa hagdan. Bakit ka nahulog sa hagdan? Lasing na ako, nahulog ako sa hagdan. Tapos the next day, pumunta siya sa ano, sa bahay namin, nagdala ng ice pack, tapos flowers. Ice pack? Oo. Pag ako magdala ko hagdan. Hagdan. Tuturuan ko siyang kumamit. Nahuhulog pa sa hagdan. Baka nagmadali, kasi ganyan, di ba? Minsan nagmamadali ka, nadulas ka sa hagdan. Lasing daw eh. Ay, yun lang. O, tapos? Kasi tapos mga 2 months na, tumas siya ng ligaw sa akin. Tapos, nung birthday ko, November, nag-effort talaga siya, nag-effort. Paanong effort? Anong ginawa niyang effort? Sige nga. Nagpatumba ba siya ng ano, ng puno, ganyan? Hindi, sabi niya, tinanong niya kaibigan ko ano daw ang gagawin niya, ano daw ang magandang gawin, gano'n. Na-surprise, oo. Bumili siya na. Okay. Oo. Tapos bumili siya ng ano, cake, tapos may teddy bear, tapos 24 roses. Ha? Yung cake may teddy bear, sosyal ha? High school na dating ha? Yung cake may teddy bear. Cute yan, gusto ng girls yan. Mm. Diba? May cake, tapos may teddy bear, tapos may 24 roses. Oh, sosyal. Hindi yung teddy bear. Sabi nung doon niya, Chris, teddy bear. So, Shalin. O, tapos? Tapos, on that night, night, parang ano na, mga 11 na ng gabi. Tinanong niya ako, sa harap talaga ng mga kaibigan ko, lahat ng mga bisita ko. Sabi niya, can you be my girlfriend? Tanong niya talaga. Sa harap ng mga kaibigan ko, tapos, oo na, no? Paano mo sinagot? Sige nga, kunyari ako magtatanong. Yeah, yeah, andali yun. Charlene? bakit? Ang bakit? Wala mo na karomormang romance sa katawan to. Napaka-romantic to ka. Ulit. Charlene? Yes? Can you be my girlfriend? Yes. Ah, ganun, wala sinagot?
Oo, tapos nirecord pa ng mga kaibigan ko talaga. Tagmo kami. Nirecord, tapos? Tapos, masaya naman din kami. Hindi kami masyadong nag-aaway, ganun. Mm-hmm. Parang konti lang inisan, tapos parang pabebe lang na away. Parang lambingin lang, parang ganun lang. Okay. Tapos, recently, nung... So, naging kayo na nga? Oo, naging kami. Naging sila na. Okay. So, after mga 6 months, mga May, nagpunta siya, no, sabi niya sa akin, ma-deploy daw siya sa Korea, 2 months. Okay. Lakasan mo din, speak louder. Tapos, ma-deploy daw siya sa Korea, 2 months. Tapos, ako naman, umuwi ako ng Pinas for like a month. Alright. So, hindi kami nakikita, pero tawag kami everyday. Okay. Tapos, bumalik na siya last Friday. Oh, kasi 2 months na, July na, oh. Last Friday, bumalik na siya dito, tapos nagkita na kami, tapos parang feel ko na, parang may nagbago, parang ganun. Alin nagbago na? Wait. The entire time, yung dalawang buwan na hindi kayo nagkita at nagkasama, the communication was good. Oo, every day kami nagtatawagan, nagtitext. Okay. Pero nagkita kayo, parang feeling mo, hindi ito yung dating kayo before kayo nagkahiwala ng 2 months. Oo, kasi before, super sweet talaga siya. Parang lahat, aalis kami, parang gusto niya talaga, parang kulang na lang talaga pag malaki na talaga sa lahat na girlfriend niya ako, parang ganon. Tapos, nung bumalik na siya dito, parang distant na siya. Paano ang distant? Kasi, alam niya, parang masyadong hindi na siya umiimik, parang... Makapagod lang yung tao ate, baka... Oo nga, galing sa deployment, oo. Military yan eh. Yan, hindi ko rin naman siya ginugulo, naglalaro siya PS4. Tapos ako, nagla-laptop lang din, nanonood lang ng movie. Tapos, matutulog na kami. Hindi ko naman siya inaano din. Tapos, nung Wednesday, ngayon lang Wednesday, kasi introvert siya. siya? Introvert? Introvert. Oo, parang gusto niya may sariling time, ganon. Hindi naman sa introvert, ate. If you just want time for yourself, di ba, alone time, di ibig sabihin introvert ka. But maybe you hindi, just... Pati din kasi nanay niya nagsasabi na introvert yan. Kasi hindi, alam mo, sorry ah. Who are we to say na someone is introvert? Kasi medical term kasi yan eh. Only, di ba? Only... Hindi na naman nagsabi din. Doctor nanay niya? Ay, sorry po. Sabi lang niya yan to describe siguro na loner siya. Medical term kasi yan, magiging introvert eh. Hindi mo pwedeng basta-basta sabihin kung kanino yan. Hindi, kasi sabi niya sa akin daw, yung bata pa siya talaga. Pag ano daw, naguguluhan na siya sa paligid niya, pumapasok siya sa cabinet. Sira ulo siya, siya introvert. Pumapasok ka sa cabinet, diba? Hindi ka introvert, sira ulo kapag... Sabi na nung bata. Ako nga eh. Grabe nga. Sa defense. Nagpapaunahan pa. Bakit? Sige, Chica, mag-iisip yan. Saka pasok. Hello? Sa kaldero lang naman ako pumasok eh. Pero nakita rin ako kasi hindi ko masara. Tapos? Last Wednesday, before ako pumasok ng work, sabi ko, nag-message ako sa kanya, sabi ko, papunta na ako sa work ngayon, tapos tumawag siya. Tapos, sabi niya, anong ginagawa mo? Tapos sabi ko, nagre-ready, papunta na sa work. Tapos, parang malungkot siya. Feel ko talaga sa boses niya, malungkot siya. Tapos sabi ko, okay ka lang. Tapos, sabi niya, hindi raw. Hindi raw siya okay. Tapos, sabi ko, anong iniisip mo? Sabi niya, work daw. Tapos, work. Tapos, magsi-school pa siya. Next week na daw. Magsisima next week na yung school niya. Tapos, sabi ko, anong gusto mong gawin? Okay, tatanong, anong gusto mong gawin? Tapos, sabi niya, gusto na daw mapag-isa. Gusto na daw sariling time. Tapos sabi ko, okay. So, umuwi ako sa bahay namin. Pag-uwi ko, tumawag siya ulit. Sabi niya na unhappy na daw siya. Oh. Ooh, unhappy. Bakit daw? Di mo tinanong. Kasi sabi niya, ayon, pag together pa daw kami,
magiging unfair lang daw kasi sa akin kasi magiging busy daw siya sa work tapos ano ayaw niya daw maging alibay na lang yung work kasi bago ka naman niya discard yan alam di ba alam mo naman yung trabaho alam, niya alam na niya na yung trabaho niya at naging kayo naman na you know oo tapos sabi niya ano daw baka ayaw na daw na ano emotionally unavailable daw siya sa akin ayaw na daw ganun I like that emotionally unavailable. Kasi alam mo ba, emotionally clingy yung mga yan eh. Di ba? Pag hindi naman ako clingy din sa kanya. Atan, sabi ko emotionally clingy. Mga babae, o galing yan eh. Pag na-reply kayo ng K, di ba nag-reply kayo ng malambing? Tapos reply K. Di ba? Pero the guy, di ba? Magwawala. Di ba does not or did not mean anything harmful. Nagwawala kayo. Oh, you're taking me for granted. Pag-pay ako ng ganun. Kailang. Ako, kinikin niya ako. Tina-thumbs up ko rin naman siya sa Facebook. Tina-thumbs up. Alright, what's the question, Charlene? Kasi nag-usap kami just now before ako tumawag. Like 2 hours na ano talaga nag-usap kami. Tapos sinabi ko talaga sa kanya na huwag ka na lang mag-ano, mag-give up. Tapos ano... Kung kailangan niya ng panahon, maghintay naman ako sa kanya din eh. Because you love the guy. Tapos sabi niya ano daw. Sabi niya, fall out of love daw siya. Tapos hindi naman din ako naniniwala na fall out of love. Bakit? Hindi naniniwala? Kasi it's yung Wednesday. Umalis siya sa ng bahay tapos. Pumunta pa nga siya sa amin tapos nagbabay po tapos nag I love you po tapos nag-kiss pa siya sa akin tapos that night sabihin pa siya akin hindi na lang siya happy tapos fall out of love ganito ka na you know what Ate, alam mo ang problema dito kay Chico nag-cherry pick ka na eh nag-cherry pick ka na nang pwede mong ano, gamitin para ma-justify na hindi totoong na fall out of love siya. Diba? But you know what? Ito, ano? It does not matter. Ano? It does not matter kung, Charlene, kung feeling mo he's lying. Whether he's lying or he's telling the truth. The fact alone that he's man enough to tell you that he's fallen out of love, ate, you cannot negotiate that. Tapos na yan. Kasi alam mo, wait lang ate, ang lalaki, alright, ang lalaki ate, kahit pagtulakan mo ang lalaki, kung talagang gusto ka niyan, babakuran ka niyan. Pero pag ang lalaki umayaw ate, kahit anong gawin mo? You know, the good thing is, he was man enough to tell you, ayaw na niya. Yun na pagkakasabi niya sa yung pag-amin niya sa'yo na ano, ayaw niya maging unfair kasi emotionally unavailable siya sa'yo. Alibay na lang yun, ako naniniwala dun eh. Yun na naman natin. Sabi niya sa akin ngayon, sabi niya sa akin ngayon, I no longer have love for you daw. See? Parang, hindi mo na kailangan, ito ang ate, you do not need to read between the lines. It, di ba, he told you diretso. Straight up. Oh. Ano pa malabo sabi doon? Sabi niya, I need time to be alone. Parang wala akong nagawa sa kanya. Parang one day lang, nagising na siya, wala na. Parang. No, that's very unlikely, but it's possible. Yung you wake up, alam mo, totoo yan, kaya Chico, it happens, ano? Talaga ba? Oh, yeah. Pag-gising mo lang? Pero without any reason. Naniniwala ako na ano yan, kumbaga, a series yan of many things, nagpatong-patong na lang. And then you wake up one morning at wala ka ng, kumbaga, that morning, wala ka ng maibigay na dahilan sa sarili mo to fall in love over again. Because you know, when we go to sleep, we reset ourselves, eh. It's just that every time that we wake up, we have more reasons, di ba, to fall in love over again than not. Di ba? So, ganito, Charlene, it's very possible. You go to bed at night thinking, I'm not saying feeling, thinking that you are still both in love. And then you wake up the following day, it's as if you don't know the person. Ako malakas ang inala ko kaya Chico na may third party dito. May ibang girl. Oh, there must be a reason. Hindi pwede kasing wala lang. Yeah, there must be a reason. Pero alam mo, Charlene, may dahilan man o wala, nagpapaalam yung tao. Who are you to tell him no, not, do not go? Eh, ayaw na niya sa'yo eh. I've fallen out of love. Ayaw na niya, di ba? Parang naawa ako sa sarili ko kasi binig ko talaga siya. Huwag mo nung iwan. Sabi yan, no, I need...
I need time to be alone. I don't know how long. So lahat na sinabi mo sa amin dito na loner siya, introvert siya, joke lahat yun. Walang katotohanan yan, di ba? The only reality you have right now is that he's fallen out of love. And that's it. Nothing more, nothing less. And he's asking for his, ano, ano ba? Freedom? Hindi naman siguro. Freedom? Yeah, freedom from you. Hindi naman na kailangan ipaglaban pa yun eh. Talayaan naman niya eh. So, parang ano na lang, let it go na lang. Yeah. Wala ka naman choice actually. Tama, tama. Right on, right on. As if may choice ka naman, wala naman talaga. Ganun talaga siguro. Masakit sa'yo ito ate. Diba kasi sobra talaga. First, huwag kang magalit sa akin. Hindi siya nagagalit. Nadadala lang siya ng emosyon. Diba, masakit sa'yo ito, 'di ba? Kaya lang ang problema dito, Charlene, pag-ibig kasi ito eh. You are compelled to respect the feelings of your partner. Pag nasa relasyon ka. Ano yung unwritten rule yan kay Chico eh? Compelled ka na irespeto. Parang kay Chico, iba yung dating sa'yo na pinag-uusapan ha. Pag meron ka relasyon, compelled ka. Whether pag-usapan niyo o hindi, whether it was stated from very beginning, compelled ka na irespeto yung nararamdaman ng partner. Well, yun naman talaga yung dapat. Hindi diba? Tama naman yan, unwritten na yan. Pero it applies sa lahat. Whether it applies ng kayo pa or i-apply mo ito dahil nagpapaalam siya, it's the same thing. Correct. You have to respect yung kanyang emosyon. At this time, yung emosyon ng lalaking ito is away from you. And you have to respect that. You have to respect that. Kasi hindi ko din alam ang ginawa ko din. Hindi mo na kailangan may gawin eh. Right. Minsan wala ka naman talagang ginawa. Kaya Chico nga, iniwan, walang ginawa. Alam mo, I just realized minsan masama din wala kang ginagawa. Minsan wala kang ginawa. Pag-usapan natin mamaya yan. Totoo yan. Wala kang ginawa. Hindi pala maganda yun. Wala naman akong ginagawa. Yun na nga, wala ka kasing ginawa. Yeah, exactly. Pag mayroong relasyon na never, nagkaroon ng pagkakataon, di ba, to face the challenge of reconstructing something. Mm-hmm. Di ba? Kasi, ang relasyon ay construction yan eh. Correct. Di ba? But when you fight, there is the process of reconstruction. And mm-hmm. when you reconstruct, mas matibay kasi yun eh. Pag nag-reconstruct ka, di ba? Pag hindi, if you never face the challenge of reconstruction, yung relasyon, it's likely to fall. Correct. It's likely to crumble, ate. Kasi, alam mo, kaya Chico, minsan na-appreciate mo yung saya kapag galing kayo sa away. You will appreciate fun more pag galing kayo sa tampuhan, away, even the hugs and kisses, di ba? They're sweeter. Totoo yan. Kapag galing kayo sa away. Oo, yung parang si araw-araw halos ginagawa niyan pero iba yung dating kapag ka nanggaling kayo sa nagtampuhan kayo. Yeah, no? Diba? Tapos magusuyan ka ulit. Tapos may konting gigil tsaka alas eh. Yung maglalamat eh. Magbabakat kayong dalawa eh. May hugs and kiss. Iba yung dating, di ba? Ganyan. Merong na gano'n. Yan. Ay, nakapaw. Charlene? Opo. You know, this is painful. Lalo babae ka, di ba? Siyempre, alam mo, naniniwala ko. Charlene, maganda ka, no? Iniwan niya ko sa Eric. Maganda ka, no? Opo. Di ba? Ano yan, eh? Hindi. Totoo lang. Sorry, with no biases at all, ha? Mas masakit pa may tsura ka, eh. Ganun, bakit? Yung nagmakaawa ka. Di ba? Yung nagmakaawa ka, masakit yan, eh. Because, you know, sorry po, real talk lang. You know, when you know you look good, it comes with certain pride eh. Ana, parang bakit? Anong... Diba? It comes with certain pride. May mali ba sa akin? May ang ganun yung datingan mo, diba? It comes along with certain claim na I am not supposed to beg kasi okay naman ako eh. Okay naman may, ako. May ibang nagkakandara pa sa akin but look at me now sa'yo. Nagmamakaawa ko. Sinabihin ko talaga sa kanina. Na ano, maganda ka. Hindi, sabi niyo eh. Nagmamakaawa. Sabi ko talaga sa kanya na you know, I don't need to beg you, pero I fall for you na. Kaya na-fall kasi talaga ako sa'yo, pero sabi ko talaga, hello, marami naman din ba dyan, di ba? Pero ikaw kasi yung ano yung minahal ko rin naman kasi. Well. Yun lang, di ba? Kahit, ang totoo yan, Charlene, yan, sabihin mo man yan, sabihin lang naman din niya sa'yo,
eh, anong gagawin ko? Na-fall out of love na ako eh. Sinubukan ko naman eh. Diba? Ginawa ko naman din. Kaya lang... Ito yung mga tanong pero, na ano. I understand him din naman. Ah, wala ka naman choice eh. Tinanong... oh, tinanong ko siya, san... Anong na... Ba't niya na-feel yan? Tapos sabi niya, sa ano daw, mga last week na daw na nandun siya sa Korea, parang na-feel niya daw na nawawala na daw. Ito yung mga tanong na... Ako ba ang sumuko? Ako ba ang nagkulang o ako yung sumuko? Wow! Ako ba ang nagkulang o ikaw ba ang sumuko? Anong tapos sabi ko, so you're gonna give up on us? Sa ating dalawa. Oh, ano, tapos? Tinanong ko siya, so you're gonna give up on us? Wala talagang paliliyo, sabi niya, yes. Oh, see? Wala ka ng choice. Napaka, alam mo, Charlene, usually pag ang lalaki ganyan yung sagutan, yung halos bago ka pa matapos may sagot na siya, yan na yan eh. Yung hindi na siya nag-isip, hindi na siya nagdalawang isip, wala nang paligoy-ligoy. Eh, hindi mo na yan, buo, ibig sabihin, buo na talaga yung loob niya. Kinausap mo yung mga kaibigan ko, sabi nila, just give him time to think. Tapos sabi ko, wag na lang, di na din ako mag-hook din. Wag na lang. Ako, masasaktan ka lang. Lalo ka lang masasaktan, no? Pero ito na kasi, tama naman si Papa Jackson, masakit naman talaga to sa'yo, Charlene. Pero ang katotohanan kasi talaga ng buhay, no, ako iniisip ko, in short, wala ka lang choice, di ba? At wala ka naman ding karapatan to say no, di ba? Pag sasabihin niya, aalis na ako sa buhay mo, and you would say no? Bakit, di ba? Hindi mo kaya yun. Malapit lang yung bahay namin. Yun lang, di ba? Wala na naman na to, hindi na naman to natin dapat pag wala nang sense pa ti Charlene kung malapit man yung bahay niyo, 'di ba? Kung lagi man kayo nagkita, yung emosyon, 'di ba? Yung feelings niya sa iyo yung nawala, 'di ba? Hindi man yung address. Oh, tapos sabi niya kasi may gamit ako sa bahay niya, tapos sabi ko, "Kung lang ilak yung bahay mo, kukunin ko yung gamit ko." Tapos wow, hayo. Wow. Tapos, sabi, kung saan darating doon eh, no? Baka pati yung tray ng ano, lamesa na kunin mo, ha? Naghihatid doon niya bukas, tapos sabi ko, wag na, ako na lang kukuha kasi ayaw ko din naman makita ka sa bahay namin. Parang hindi ko din nakikita yung sarili ko na makita ka ngayon. Paano nagulo na ako sa part na yan? Ayaw niya makita, ayaw niyang makita. Sabi niya, ihatid na niya doon gamit ko para mas easier na sa akin na... Kasi may mga ano kami, may gamit ako doon kasi galing na akong Thailand. Yung mga maleta ko. Tapos sabi ko kunin ko, tapos sabi niya, siya na lang daw maghatid para mas easier daw kasi mabigat. Sabi ko, wag na lang, ako na lang kukuha kasi hindi ko nakikita yung sarili ko na makita ka ngayon kasi masasaktan ako eh. Paano ulit yun? Hindi ko na get your partner. Hindi ko nakikita yung sarili ko na makikita ka. hindi ko nakikita yung sarili ko na ay, inulit mo lang na makikita siya. Pag nakikita ko siya, parang masakit lang din eh. In short, ayaw niyang makita. Ang hirap naman kasi nung sinabi mo eh. Hindi ko makita yung sarili ko, makikita ka. Sabi mo lang, hindi ko pa kaya makita ka. Hindi ko alam kung anong reaction ko pag nakita kita. Parang ganun ang datingan ni ate, no? Oh, alam mo, ba't kaya... Alam natin, Papa Jackson, eh, dito kay Charlene, mahirap talaga, masakit talaga para sa'yo. Pero ano bang pwede kong sabihin? Ano bang pwede namin sabihin? Wala ka talagang choice na eh. I mean, decision niya na ito. At sabi nga ni Papa Jackson, you have to respect that, di ba? Kailangan mong tanggapin, actually. Yun eh, respetuhin by accepting. And that's it. Kahit ayaw mo. Even if it's the last thing that you would want, di ba, to accept, wala kang choice eh. Compelled ka dyan eh. Part yan na agreement eh. Oh, diba? Hindi yun na pag-usapan yan, pero part yan na agreement. Di ba? Of course, pag sa relasyon naman, lahat naman ng lambingan at pangako ay towards keeping the relationship alive eh. Correct. Di ba? Wala namang magpapangakoan ng ano eh, ng salungat dun eh. Pero alam natin, di ba, na when one of you decided to walk away dun sa sumpaan ninyong dalawa, whether you can accept that or not, whether you have the nerves to accept that or wala, you have to. Kasi ayaw mo namang itali yung tao sa buhay mo only because hindi mo kaya. Unfair sa'yo, unfair sa tao. Parang ano lang, parang magsistay lang siya kasi napipilitan. Mas magiging masakit yun. Oo.
May kilala akong ganyan. Talaga? Mas magiging mahirap yan, yung ganyan. Yung makaawa na lang. Ikaw, di ba, Charlene, alam mo sa sarili mong, ay, napilitan na lang si kuya, di ba? Wala naman din, ang patutunguhan lang naman talaga yan, hiwalayan din, di ba? Pinatagal mo pa. Oo. Nainisan kasi din ako. Alaki ba yung Armalite niya? Bakit kaya ba interesado sa Armalite niya? Hindi, di ba may modern putok ng putok kahit saan sulok. Rumaratrat. Ang malaking ano? Average lang naman. AK-47, gano'n. AK-47, malaki yun, ha? AK. Ito yung si Charlene tumatawa. Tumatawa lang, Tere. Ako nasasaktan. Okay. Not ganito, ano? Charlene? Uh-oh. It's a lesson that you have to learn, ano? Huwag mo nang ulitin na magmakaawa ka just for hindi someone tama to stay in your life. Hindi talaga tama. Pero alam mo, ano? Parang ito na yung second time na magmakaawa ko sa ex-boyfriend ko rin. Baka ugali mo na talaga yung magmahal. There are people who is in love with the idea of falling in love. It doesn't matter kung sino jowa nila, but they just have to have jowa. They like the idea of feeling in love. May mga ganyan tao. Talaga? Oo, may mga ganyan tao. In love sila sa idea na, it doesn't matter kung sino yan, but they like the idea of falling in love. It doesn't matter who, basta nararamdaman nila. Siguro somehow doon na sila kumukuha ng inspiration, di ba? Yep. To wake up every morning and to go further. Pero, kung pipilitin kasi natin, hindi naman yan ganun-ganun na lang. Ay, Ate Charlene. So, alam naman natin, alam mo na naman din na doon na papunta to, ano? Oo. Acceptance na lang. Siguro hindi mo pa yun kayang magawa ngayon or in the next days. But you have to. Yeah. Alam mo anong pinakamahirap dito? Ano? Hindi niya kasi alam kung bakit siya iniiwan. Ang katotohanan kasi ng buhay, ako naniniwala ako no na diyan tayo, hindi mo kasi alam kung bakit. But the truth is, you don't really have to know kung bakit. But it would be easier. Diba? It would be easier, yes. Pero wala eh. Mga matay ka dyan sa paghaharap ng sagot. Bakit pa? Eh, hindi mo nga yan masasagot eh. Minsan wala talaga explanation. Parang tinanong ko rin siya, ba't parang lahat lang ng I care about, parang iniiwan ng ginamit ako sa sagot. Ate, hindi yun. Nag-self-pity. Self-pity na yan. Tama si Kaya. I'm not worth it. Hindi yun na lang. Hindi na yan tama na yan yung litanya mo. Oo. Diba? Kasi he's got nothing to do with the previous people who hurt you. Alright. At alam naman natin, 'di ba, na kung ang pinag-uusapan natin ay pag-ibig, no, karelasyon, it's a kumbaga parang trial and error, 'di ba? So mali na isipin na lahat na lang ng ano, iniiwan ako. So ibig sabihin, wala parang, pa yung right person parang, for you. Parang nagiging bitter lang kasi ano, nasaktan. Normal 'yan, no, naging ganoon. No, siguro no, kasi tao ka naman din talaga. Nararamdaman mo 'yan. Nasaktan ka talaga. Nasaktan talaga. Now, yun, no? Part of this ay masasaktan ka. But you have to go through this. Diba? Katulad yan na lagi sinasabi ni Papa Jackson, ala naman ditong talagang shortcut, no? Dadaan ka talaga dito. Eto na yan, pinagdadaanan mo na. Daanan mo na lang. Para matapos na din, diba? Matapos na din. Kung kailan, hindi ko alam. Hindi namin masasabi sa'yo. Pero kung sisimulan mo na yan ngayon, diba? Definitely matatapos din. We cannot give you the exact details, diba? As to when, but it will, diba? Pero kung magmamakaawa, eto na isip ko lang, no, yung pagdating din sa pagmamakaawa na yan, masisisi mo ba minsan ang masisisi mo ba ang pusong nagmamahal? Masisisi mo ba ang taong you know, ibinigay ang lahat, ibinigay ang sarili para sa tao na ito. Pero in the end, parang hindi siya na-satisfied, di ba? Ito ang sagutin niya. Hindi siya na-satisfied. Hindi nasuklian yung pagmamahal na binigay niya. Now, in trying to, siguro to, to get
kung ano man yung hinihiling ng puso niya, no? Magmamakaawa. Isubukan ulit natin, no? Baka pwede pa. Baka this time around ay maging okay tayo. Baka this time around ay ma-realize natin kung yung mga pagkakamali and so on so forth. Kasi in short, nagmamahal ka lang eh. So you question kung masisisi mo ba? Oo. Well, yes and no. Yes and no. Yes and no. Kasi a person na nagmamahal na to is frustrating to deal with. Mm-hmm. Lahat ng pangit yata na negative emotions na sa tao nagmamahal. Mm-hmm. Ang taong totoo nagmamahal madamot. Matigas mm-hmm. ulo. Mm-hmm. Diba? Ang totoo nagmamahal kay Chico, diba? Maliban sa madamot, matigas ulo. Merong kasamaan ng ugali. Why? Because unaccepting yan. Okay. Diba? And the only thing na nakikita niya is how to keep someone sa buhay niya regardless of any other factors or consideration. Basta, kumbaga, i-guard ko to kahit no matter what. Ganyan. Mm. Diba, na pag nagkatanungan, can you blame someone who just truly fell in love with someone, with another person? Well, wala naman kasing maling pagmamahal. Mm-hmm. If kung nagmahal ka at binigay mo ang lahat, diba, ipinusta mo ang lahat na meron ka, you're expected to do so. Meron lang kasing maling tao. And that's the failure of people in love. We fail to recognize the right or the wrong person. We just fall in love. Bagay. Diba? Yeah. We just fall in love. Hindi natin minsan ganyan eh. Lahat ng pwede mo ipakita at ibigay sa tao, binigay mo na. Kaya lang, if this person could have been somebody else, perfect na sana eh. Mm-hmm. But you know, he's the wrong person. And that's the beauty of love as well. Mm-hmm. Diba? Love at the same time is blind. It doesn't care. Yun nga. Diba? It is really blind, no? Mag-hope ka pa rin eh. Diba? You are still hoping na kahit alam mo na, okay, this is the wrong person. At the back of your mind, no, you are hoping na this wrong person could be hopefully the right person for me. Hopefully. Yeah. Diba? Mm-hmm. So, itatry ko pa rin. Ganyan yan eh. So, ngayon, sa sitwasyon mo, Ate Charlene, alam natin, he's not the right person for you. It doesn't matter. Ayaw na ng tao. Oh. Uh-oh. At ngayon, it doesn't really matter din kung ano ang, you know, kung ano yung nararamdaman mo, kung ayaw mo siyang payagan, di ba? Kasi ang nagmamatter lang dito ngayon ay kung ano yung desisyon niya na kailangan mong tanggapin at kailangan mong respetuhin. Kailangan mong iiyak. Kakailangan mong i-stress eating. 2 days pa kasi. I-stress, ilan na? 2 days pa lang. Two days, wag ka mag-alala, marami pa yan. Mahaba pa yan. It could go for a month. It could go for a year. I don't know. Depende sa iyo. Appreciate ko din naman yung mga kaibigan ko kasi sa mga oras na to, hindi na din ako na iniiwan. Parang, tara, labas tayo. You are very lucky to have friends like them, di ba? And I think, ikaw, hindi kita kilala, no? Hindi kita kilala. Kinakausap ka lang namin. But I think sa tipo mo ng, sa personality mo, ano naman, hindi ka naman masyadong mahihirapan. Lalo pa, you have these friends na kinikwento mo, no? Na natutulungan kanila. Pero ang bad sa pag-ibig, kahit na, you know, na broken heart ka, di ba? Broken hearted ka. You go out with your friends, you hang out with them. Okay. When you go home. Diba? Yan yung artificially, yeah. You forget about the problem. It's as if it never happened. Uh-uh. Correct. Well, di ba? You will tell yourself, you realize, hey, masaya pala ang buhay kahit hindi siya ang source ng happiness ko. Mm-hmm. That's when mm-hmm. you are with your friends. And now you go home. Di ba? The moment that 5 minutes before ka matulog, before ipikit yung mata mo. Totoo yan. It's pain, di ba? It's eternally painful. Totoo yan. Di ba? Yung 5 minutes bago ipikit mo, before ka matulog, yung 5 minutes na nag-imagine ka about life and the things and whatnot, di ba? In your life, masakit yan. It's when it will struck you. Isang buhos yan. Parang labas-labas.
parang ano lang, parang okay, malilimutan for how many hours. Pagpasok ko ng kwarto, parang back to reality. Yun yung shortcut na sinasabi natin. When you go out with your friends, yung shortcut mo yung pag-ibig. Diba? But then again, for you to fully appreciate yung journey into moving on, kailangan magdaanan yung pain. Correct. Hindi, siguro ano to eh. Kung ikukumpara natin ito, ayun yung going out with friends, ito yung masakit ulo mo, uminom ka ng pain reliever. Yan. Uminom ka ng pain reliever. Hindi niya nagamot. Nandun pa rin. Pero, diba, dinaya niya yung utak mo na, dinaya niya yung sarili mo it na, hindi pain. Talaga, hindi siya masakit, diba? Ganun lang naman yan eh. And somehow, nakakatulong siya. Diba? Kahit na hindi niya gamutin, somehow nakakatulong siya. Gawin mo yan palagi, palagi, palagi. No, unti-unti. Unti-unti na pagka matutulog ka, maaalala mo pa rin. Tapos you go out with them. No? You do things that you enjoy. Diba? Kung ano man yan. Somehow makakatulong yan. Huh? To keep your sanity. Yep, yep. To keep your sanity. Diba? Totoo naman. Nakakatulong yan. And really, you have to help yourself. Doon tayo eh. Kahit naman yan siya yung mga kaibigan mo. And sabi ko nga, ikaw naman eh, tingin ko naman, yakang-yaka mo naman yan. Siguro, ganun ka lang talaga magmahal. No? Iba ka lang talagang klase talaga mag... Oo, parang ibuhos na lahat kasi para walang pagsisisi pag sa huli. Parang kanina. Ganun naman eh. Ganun naman ng ano. Ganun naman dapat talaga. Kasi sabi ko nga, 'di ba, you can never quantify love. 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na okay, mamahalin ko tong tao na to, bibigay ko lang 75.16%. Pa high school. Hindi naman ganyan eh. May ganoon 'di ba? Wala naman ganyan. Ganun mo kamahal, 90% ka sa akin yung 10 eh, may ganun. Wow. Tumawag ako sa tatay ko eh. Sa tatay, oh. Sinisinyala na lalaki. Tay! Ba't kanya kayong mga lalaki? Hindi naman. Sabi yung tatay niya na rin, yung damay. Pinintong sa tatay ko tapos sabi niya sa akin, having a broken heart is not a failure. Mm-hmm. Sabi niya. Tapos, tama din naman siya. Parang, eh, ano yun? Hindi naman ako talunan din. Parang fail ka ngayon, pero ano mo naman, di ba? Kaya mo rin din mo. Hindi, gusto, yun lang gustong sabihin sa'yo ng tatay mo, kaya mo yan. Nagbigay-bigay pa ng coach siguro tatay, gusto lang sabihin, kaya mo yan. Kaya nga. Pero nakakatuwa, nakakausap po yung tatay mo ng ganyan, ha? Oo. Diba? Kaya ang swerte mo, diba? Andyan yung tatay ko, ano lang eh, 40 years old. O kaya nga, diba? Ang swerte mo na yung magulang mo, nakakausap mo ng ganyan, diba? Na makakatulong na makagaan-gaan sa nararamdaman mo at yung mga kaibigan mo, di ba? So, ganun lang. Kasi pasensya ka na, no, Charlene. Ako, iniisip ko rin, ano kaya pwede, ano bang pwede kong sabihin kay Charlene para kung gusto ko lang in a snap of a finger, wala na yung ano, hindi ka na masasaktan. Pero, wala akong masasabi sa'yo para gumaan yung pakiramdam mo. Di ba? Para hindi ka masaktan, wala. At least ako, wala. I think wala ako. Diba? Hindi kita matutulungan sa part na yan because you have to go through it. Kailangan mo siyang ramdamin. Actually, yun nga yung gusto kong isabihin sa'yo eh. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong magbasag dyan, magbasag ka. Bakit hindi? Diba? Kailangan mo siyang i-release. Diba? Kailangan mo siyang gawin para matapos na rin. Ano? Pakikinig lang palagi kay Papa Jackson. Hmm. Pag hindi ko napakinggan, punta ko ng YouTube, mapakinggan ko lang. O, diba? So, nakapakinig ka pa rin, diba? Oo. Thank you po talaga sa ano, advice, kahit ano. Question? Kahit konti man lang. May tanong ako. Na, ano po? Are you now brave enough and ready to let him go? Yes. Ganda, ano? I want you to take the first painful step. Kaya mo ka na, hindi ka willing siya makita, di ba? Mm-hmm. Alam mo, ito, very liberating ito kaya, Chico. Masakit to, but very liberating ito. I want you to go ahead, makipagkita ka sa kanya. Tapos? And tell it to his face. I am letting you go, I'm freeing you. I accept that you've fallen out of love and I thank you for all the times we've spent together. It is very painful. Yes, it's very, very painful to do that. To look into... Ay, loko to ah.
Brad, hindi tama yung kinuha. Baka nawala na ng Japan kasi galing yan. Bansay! Arang kong dumarong sinong-sira! Inalabas na yung samurai. Kung makakatawag siya, okay lang. Kung hindi, okay lang. Oo, pero ay... Malamang nakikinig din siya. Yun, very liberating yun. You know what? Mahirap gawin yun. Yeah, that's the first painful step. And if you can actually, ano, do it full-blown, gawin mo. Look into that person's eyes, di ba? And tell that person, I thank you for all the times that you were nice to me. For teaching me a different kind of love. For letting me feel that love has other dimensions. Kasi totoo naman talaga eh. Diba, for making me a brand new person. Because the reality is, when you've fallen in love, kay Chico, diba, na-in love ka dati, na-in love ka ulit, yung dalawang pagkakataon na nagmahal ka, you are a different person than the previous one. Mm-hmm. Nag-iiba ka. Diba? Kasi if you will be the same person as you were nung unang relasyon mo, then it's likely to fail again. Diba? Correct. Fail again. It is likely to fail again. So you have to be a different person. So every relationship is actually unique. Even if the same person, diba, is there. So, sa lahat po, if you can, hindi naman kailangan, but if you can, if you have the guts, go ahead. And look into that person's eyes and tell that person, thank you for all the times that we've spent together. Thank you for all the memories that that I'm going to enjoy as I go on in life. Para naiyak na kay Chico. Hindi ako naiiyak. Gusto ba hanapin ko yung nanakit sa'yo? Itayo ko sa harap mo. Hindi ah. Mm-hmm. Ano ka ba? Okay na ako. Matagal akong okay. Pero natatawa lang ako dahil ini-imagine ko lang yung mga moments na ganyan, di ba? Pupunta ka sa kanya. Tapos may pagting pa sa... Ang hirap gawin kasi. Yep. Kaya ako natatawa kasi. Sige. Ini-imagine ko yung ganyan na pwede kasing pag ginawa mo yan, instead na, di ba, what you have to do is look into his or her eyes, pagkatapos, di ba, mag-thank you ka na lang sa, yun yung importante, di ba, to think about the memories. Yun na naman yun, na pwede mo babalik-balikan. Pero minsan, pag naandong ka na, mag-iiba yung mangyayari. Well, pag naandong ka na. Pag pinakitaan ka niya ng glimmer of hope, mag-iiba ka talaga. Oh, correct. Oh, di ba? Yan, totoo. You know, pero pag-usapan din hindsight, ano? You know, kung anong ginagawa ng pain sa atin, nagmahal ka, nasaktan ka, at alam mong ginawa mo lahat, di ba? You have qualified all your efforts, di ba? And the only intention sa lahat ng ginawa mo ay para mapasaya yung taong yan. Tapos nag-fail. You know, what pain does to us is it makes us more careful. Ganun naman. That's the first. The second is it makes us more resilient. Mm-hmm. Na pag nagmahal ka ulit, meron ka ng pagagalingan na napagdaanan ko na to. Kinaya ko yung una nun eh, masakit pa yun eh. Correct. Totoo man o hindi, mayabang ka ng ganun. Mm-hmm. Diba? And the third is, you become a wiser person. Totoo. You tend, diba, to qualify more the people you, diba, or the person you're going to fall in love next. Eh, ito na naman, ugal na itong mamahalin ko eh. Ito yung nanakit sa akin dati, ako na lang ganyan. Yeah. Diba, nag-improve yung choices mo. You're being more careful eh. Naging careful ka na talaga. Yes. Nag-improve yung choices mo sa buhay. It's okay to be hurt. I believe that. Oo naman. Diba? Makakatulong yan. Kung yung tao na nakit sa'yo ay karapat dapat. Meron kasi mga tao na nakit sa atin na walang karapat o walang kay eh. Itong gagong to, ito wala naman to eh. Bakit nasa nakbalit? Diba? Tama. Diba? Pero pag worth it yung tao na nakit sa'yo, okay lang eh. The pain is sweet. Naiyak ka na ba? Hindi naman. Karapat-dapat ba yung nanakit sa'yo? Hindi. Sinagot. Hindi. Ito to lang. Real talk. Oo nga, diba? May mga tanong ng bayan. How would you know? Tinga. If that is the right person? You'll never know. You will never know. Malalaman mo lang kung karapat dapat yung taong yan sa iyo kapag gumawa ng kasalanan yan sa iyo na bago mo pa siya nakilala, you told yourself, pag may nakagawa sa akin ng kasalanan na to, hindi ko mapatawarin, and yet this person is an exemption.
May ganun eh ba? Iba yung tipong... Lagi naman may exemption sa rules. Yung tao mahal mo, lagi exempted yan. Lagi naman mayroon. Lagi exempted yung tao mahal mo. Di ba na ayaw ko ng gantong tao. Ito pero, yung mga traits na pag ginawa sa akin, mula bata ko, pinanganak pa lang ko, ayaw ko na... Pero binali niya lahat pero ng paniniwala. Pero bakit sa kanya, all my templates, ideals, and standards in life, di ba? It's thrown out of the window, di ba? But the only thing I want to do is to forgive the person and fall in love over again. Mahal mo nga. Yun. Mahal mo pa. Hindi oh. Bakit may palagpak? Oo nga. Ay, naku. Hello po sa lahat ng mga naihisa sa Lawal ngayong gaya maligayang pakinig po sa inyo. Bakit naman naihisa sa Lawal? Nakakahiya naman, no? Ay. Ang dami nakakarlate ngayon. Talaga. Sakto yung pinost ko eh. Na-picture natin dalawa. Ano? Talaga? Hindi ko alam. Pusok ko itong tag-isa tayo. Wala kasi yung video ngayon. Yung una, pag mahal mo, may gagawin ka para mapatunayan talaga na mahal mo siya. Okay. Because true love is not only said, it's proven. Yeah. It has to be proven. Maligaw man ako sa pupuntahan ko, basta ikaw ang kasama ko. O, iniligaw mo yan, magkasama kayo. Maligaw man ako sa pupuntahan ko, basta ikaw ang kasama ko. Diba, masaya kaya yung ganun, magpakaligaw-ligaw. O, totoo. Adventure yan eh. Tama, may mga bagay na bad trip pag you're by yourself. Oo. For example, traffic. Traffic, bad trip yan pag mag-isa ka. Subukan mo katabi mo yung jowa mong mahal na mahal mo. Sana ma-flat pa kami. Para magtagal yung... Tama! Hindi, or kahit naman hindi mo jowa, kasama mo yung tropa mo. Tapos, di ba? Yes. Nagkikwentuhan kayo. Ayaw makarating. Walang okay lang yan. Ma-traffic, di ba? Nangyayari naman talaga yan eh. Pinagdarasal mo pa nga na sana mas matagal lang ka pa sa kalye. Para yes. Dahil yung kwentuhan ninyo, di ba, ay kulang. Kulang yung time. Gusto mo pa, ang dami mo pang ikwento, bababa na siya, no? Tapos ang niya yung magpapark pa kayo sa gilid. Pababa na lahat nakapark pa rin. Ang tagal nyo na nga na traffic, ganyan. Oo nga, totoo naman talaga yan. Totoo yan. No? Ako bilang siguro, bilang soloista din talaga ng bayan, may mga bagay na na-enjoy ko gawin mag-isa. Pero ang totoo niyan talaga, magkakaroon ka ng realization na parang mas masaya to kung may kasama ka. Yan! Mas masaya to kung may kasama ka. Ganoon naman talaga lagi. I remember, Gajigo, when I was in college, I don't like baha-baha. Wala naman siguro may gusto ng baha. Sino ba may gusto? Diba? Pero nung may jowa ako, I looked forward sa baha. Bakit? Para buhatin mo siya? No, well, but that's part of it. Hindi ba kasi siya tignan? Diba? Hindi, kasi alam ko na kapag bumaha, magkakaroon kami ng dahilan para magkita. Bakit? Kailangan ko siya sunduin. Ah, ganun. She cannot go home alone. Ayun nga. O, yun lang nga. Yun o, diba? So, at some point, yung baha may plus factor. Kasi yung baha, diba, it led us to meeting each other. Diba, kasi ang schedule namin once a week lang. Pero pag bumaha... Kung hindi magbaha, hindi kayo magkikita. Parang ganun. Ay, oo, syempre, no? Diba, magkikita kami eh. Magbaha-baha Parang ano to, emergency! Diba? Pero kung hindi nagbaha, hindi kayo magkikita. Sa next week pa kayo magkikita. Yes, parang ganun. Yes. Mga inconvenience na nagiging convenient, no? Di ba? A bad thing turned out to be, you know, a blessing or exactly good thing, no? Totoo naman talaga yan. Bakit ba dito napunta yung... Pero totoo naman talaga, di ba? No, we're just talking about appreciating, di ba? Oh. Totoo yan. Appreciating kung ano man yung masakit. Minsan meron dahilan yan. No, yung appreciating kung ano yung pangit, kung ano yung hindi maganda. It serves a certain purpose to your life. Oh, tama. Lahat naman. Ikaw, alam mo ba yung purpose niya sa buhay mo? Or alam mo ba yung... Huwag mo na pag-usapan. May kailangan pagdaanan legal sa akin. Eh, hindi ikaw yung in general. Okay, sige. Si ate, ba't si Kuya, sinatanong. Oo nga, bakit...
Bakit ka ba napasagot? Mga bangga, para sa mga buluan, we have 10 minutes before the hour of midnight. Kaya nagurot ako sa sagot mo, ha? Ah! Yeah, okay, sige. Diba? At some point, diba, that thing that I looked forward to during that time is the most inconvenient belonging I have right now. Nah. Tied up. But anyways, mga bangga, yung mga greetings po namin, we'll greet that mamaya sa magbabalik namin. Ay, hindi, pwede natin magsingit ngayon. Bago natin tumulik, kaya Chico, para tuloy-tuloy na tayo. Sige. Maligayang pagbati sa mga sumusunod. Ikaw muna. Si Nick Lopez, napapahugot daw ako. Hindi, yung iba naman dyan, mga hello po sa naglalaro ng mga Everwing, no? Si Juniel Fernandez na naman, no? Yung pagbumukha niya, nakikinig na naman. Happy Friday, payday daw. Oo, kasi, di ba, yung ibang kumpanya ay hindi naglalabas ng pera ng Lunes. So, kanina, sumweldo na yung iba. To Kuya Chico and Papa Jackson, please consider this as my token of appreciation for your surprise birthday fan sign. Mag-jowa during my birthday. Oh, ito yan! Si Gian tsaka si Chris, no? Cute. Itong mag-jowa talaga na to, no? We are volunteering our service to your wedding. Oo nga. Okay, kailan ba kayo ikakasal? Kung hoy, grabe yung kung hindi umulan, mga ganyan. Kung hindi magbaha, ha? Ganyan. Oo nga, no? Ang cute itong mag-jowa na to. Walang umalis na sila, eh. Sabi ko nga, may gagawin kasi siguro to, no? Pero, happy third anniversary. Pakabastos mo. They don't usually, di ba? Parang kinig yung magulang yan. Anak ko, wala ka sa bahay. Sara ulo ka. Hindi, malay ko kakain sila. Magbubungkal yeah. silang lupa dyan. Tapos ito. Happy third anniversary daw, Jen Fulyante and Renuel Belgira. Ang D-Boys, si Evan, Ryan Paul, Ayel, and Vlads. Ang La Churva! Favorite ko yan. Ano mo, itong pag malungkot ka, punta ka sa kanila. Pag malungkot ka, no, punta, huwag mo silang tawagan, punta mo sila personal, di ba? Tapos kausapin mo sila, no, liligaya buhay mo. Angel and Marian. Also, hello to Emily, Celario, Irish, Jewel, Stella Unira, Henry Kevin, Unira, Antonio Nakman Jr., Teresa Oban. Happy listening to Esther Villanca, G. Tablate, Isabella Agata, LV Castillo Macalanda. Hello po sa inyo. Si Agatha Michelle Victor na Kaantabay, nasa graveyard shift daw. Siyempre, maligayang pakikinig po. Hello po. Si JC De Guzman, Stephanie Kua, Kim Raimundo, Reni Enriquez, Winnie Parocha, Ariel Law, Arwin Law, RJ Fauni, Chica Luya, Keith Arches, at Jel Baracines. Maligayang pakikinig po. David, Matthew, Mika, Earl, Patrick, Erica, Jexa, or Jessa. Hindi ko lang pa na yan. Jexa siguro yan. Ano? Exa. Rojith, maligayang pakikinig po. Bati din, maligayang pakikinig. Bryle, na hindi pinayagan. Tomodachi Brothers, yan. Ang Batibot. STEM 11 to dash 19, Mario, Ryan, Panget, Kuya Mark and family, Early, Raul and RJ, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Happy listening, maligayang pakikinig. Ito, so Joven Gayo tuning in right now. Ano, Kuya Chico, big fan to ng ating tandem. Ah, talaga? Oh, hello po! He went home several times when you were in Dubai. Talaga? Yes, oh. I believe na-meet mo na to, pero hindi ko lang maalala mo. Maligayang pakikinig po, Sir Joven Gayo. Si Elaine Clemente Pingol, ayan, maligayang pakikinig po. Sa ano to, Chen. Dati nag-model sa yung dating page natin at sa kabila. Nag-isawa na, Pingol na pinigil niya. Maligayang pakikinig po. Si Camps Rodriguez na Kaantaba, ito kanyang Team Clara, maligayang pakikinig po. Regina Constantino, sinundo mo, ano? Sino yung sinundo mo once a week dati? Oh, college pa ako, nandito, Chuserang bakla to. Hoy, si Chester Tarogo na ikinig. Hello sa'yo, sa pagbumukha mo matulog. Sabi ng ano, nag-aabuga siya, si Mamau Tolentino. Ay, si Mamau. Sabi niya, I like that. Sabi niya, inconvenience turn to convenience, smart thinking daw. Ganun eh. May mga ganun naman talaga. Si Arnold Calday and Marquin Ramilo nakaantabay ngayon. Lilibeth and Animora Lilibeth nakaantabay. Happy birthday, Jonah Lane. Si Jonah Lane, birthday ngayon. Jonah Lane? Oo, si Jonah Lane. Oh, si Machong Mama nandyan. Oh. Sino?
Si Machong Mama. Ano ka ba, Team Airbags? Lagi nandito yan. Bakit Machong Mama? Jonah Lane pangalan? Subukan mo, tinan mo. Pakita mo yung muscle. Nasaan si Jonah Lane? Jonah Lane? O tingin si Jonah Lane? Pakita mo yung abs mo. Yan ba? Si Jonah Lane? Birthday niya ngayon. Uy, happy birthday! Sa mga nagdiriwan na kalang karawan ngayon, happy birthday po sa inyo. Si, yung mga ano po, yung mga pabati po sa aming, dami kong ano, sa Jen Foliante, nakanta by si Marjorie Aranas Diaz, maligayang pakikinig po. Karen Marfil, ayan, pa-shout out sa classmate ko, Stephanie Ngi, Barce Regine, Amesula, Althea Palisok, Nicole Ann, Gonzales, si, binabati ko rin si Edison Daga. Hello sa pamari si Tita Christina Ribusa and Tito Joel, pati na kanilang mga anak si Jebok at bunso na si Joella Ribusa ng Taguig. Maligayang pakikinig po. Ito, happy birthday Miss Bella Sanchez from Energy FM. Oo, family. Si Lola Bella. Si Lola Bell. Ah, talaga, maligayang pakikinig. Oo. Lola Bell, maligayang pakikinig po. Well, we energy. Yung mga bisita po dito, hoy kayo, ang lakas ng ulan, nandito pa kayo. Oh, alam mo, tulog na lang sa mga bahay ninyo. Alam mo, sinabi ko kanina, siguro wala masyado makakapunta ngayon kasi nag-uulan eh. Nagtitibay na mga mukha ninyo. Eh, hindi nandito sila. Nandito pa rin kayo. Salamat, we appreciate the support. Oy, pabati daw sa CBPS family. Oh, yung titi, my team. Oh, talaga, naging, eh, meron. Ha? Ha? Kami po yung original, ah, kayo pala yun. Ang Forever Wings Pataasan group chat. Tiga dyan lang po kami sa cyberspace. Ano to? Kubeta? Bakit kubeta? Beta. Ah, beta. Beta! Eh, nakalagay kubeta eh. Sarang ulo. Binababon yung pangalan ng building ninyo. Awesome. Kayo ba yung original ng Titi My Team? Nasa kabila ko po kayo. Bumisita. Hindi kayo yun. Okay, hindi kayo yun. Lumabas kayo dito. Kaya ng malakanda ba? Hello po. We'll greet some more later sa aking magabalik. In the meantime, kaya ko nahanda ko na isang buong magandang... Ah, sige. Maganda yun. Pero bago ang lahat, hello po sa mga nilalang na pauwi ng bahay-bahay. Nakadaan ka ba ng Chooks to Go? Ano ba yan? Chooks to Go, ang manok na masarap kahit walang sauce, malinis, at ito ay ano, fresh kasi oven cook at higit sa lahat, juicy, parang kami, grabe, napaka-juicy, para sa kaya, Chico. Ayaw naman, ay, juicy ako, brad. Magtutuluyan ng juice. Sipsipin mo braso ko, may juice. Chooks to Go, ang manok na masarap kahit walang sauce, masalubos sa nanay, tatay, kuya, ate, lolo, lola, at higit sa lahat. Sa jowa mo, ang mas excited makita yung manok kaysa sa pagmumukha mo. Chooks to Go, ang manok na masarap kahit walang sauce. We are number 106.7 Energy FM, Pangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo...